Nasa Sorsogon City si Vice President Lenny Robredo kahapon. Sa kanyang press conference, sinabi ni VP Robredo na kung siya ay papalari na manalo sa eleksyon, bibigyan niya ng malaking papel ang kanyang vice presidente kahit siya man ay kalaban sa politika. Kung ako papalari, hindi ko gagawin sa Vice President yung na-experience ko as Vice President ngayon. Kasi ang paniniwala ko, ang bansa natin mag-re-benefit kung ang President at Vice President work well together. Sa Mexico, Pampanga naman nagpunta si Senator Panfilo Lacson. Kasama niya ang mga local leader at residente ng ilang barangay sa Pampanga. Virtually present rin ang kanyang running mate na si Senate President Vicente Soto III. Binigyang diin ni Senator Lacson na dapat bigyan ng pagpapahalaga ang local government units sa pamamahala ng budget. Ang pera napakalaki sa national budget pero hindi nakakarating sa local government. So dapat talaga pag sumikapan at ito lagi kong ginagawa tuwing mag-scrutinize, mag-proposisi ako ng budget, lagi kong naisip local government unit. After all, di ba lahat naman dapat puntahan? LGU pa rin eh. Hinarap naman ni Manila Mayor Isko Moreno at Doc Willie Ong ang kanilang mga taga-suporta sa Quezon City Circle. Iba't ibang grupo ang nagpakita naman ng suporta sa tiket ni Moreno. Nag-ikot naman sa Cebu City si Senator Manny Pacquiao. Nagbigay ng gasoline assistance ang senador sa 300 tricycle drivers. Batay sa calendar of activities ng COMELEC para sa May 9, 2022 elections, sa Pebrero pa ng susunod na taon ang simula ng campaign period para sa national candidates. Pero ngayon pa lang ay sunod-sunod na ang pagpunta ng ilang mga kandidato sa iba't ibang lugar sa bansa. Kaya naman muling nanawagan ng election watchdog na kontradaya sa Commission on Elections na gumawa ng aksyon laban sa maagang pangangampanya. Kailangan pa rin maging proactive ng COMELEC kasi pag may mga naku-call out sila at saka may nasa-subject sa tinatawag nating public shaming, malaki ang posibilidad na hindi na nila uulitin ito. Ayon sa convener ng kontradaya na si Professor Danilo Arau, kahit naman magkaroon ng batas laban sa premature campaigning, nalulusutan pa rin naman ito ng mga politiko. Hindi sapat yung anumang pagbabago sa batas. In fact, pwede mo pang sabihin na may mapanlikhang paraan talaga ang sino mang individual o grupo to work around the law, so to speak. Una lang sinabi ng COMELEC na kahit na lumalabas pa sa telebisyon o nag-iikot man sa iba't ibang lugar ang isang aspirant, ay hindi ito maituturing na early campaigning. Ito ay dahil hindi pa naman opisyal na nagsisimula ang campaign period kung saan sila maituturing na isang kandidato. Ito rin ang binigyang diin ni COMELEC spokesperson James Jimenez sa kanyang tweet. Dagdag naman ni Jimenez, dapat tiyakin ng mga kandidato na nasusunod ang IATF guidelines pagdating sa minimum health protocols sa mga in-person campaign rallies upang hindi malagay sa peligro ang kanilang mga taga-suporta. Mon Hokson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.